Showbiz fanatics, aba gaano ba katotoo na ang GMA artist ay meron pong malaking regrets or pagsisisi sa mga nangyayari ngayon sa karira ni Mr. Alden Richards? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Pinoy Celebrity Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And of course, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay, ano? At lagi talagang masasabi nating kapit na kapit sa mga updates po natin. Although natatagalan po tayo dahil sa mga maraming na-busy lang tayo these days. Pero this time, titiyakin nating maihahatid natin sa inyo mga pinakamainit na updates. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers. Let's start off with Miss Cherry Bright. And she said, Alden and Main, please leave both of your evil network and management because they are the cause of all your misery. They are working hard to destroy both your career. Both of them, you don't owe them crap anymore. You've earned them enough and beyond. And if they did not, all this zarzuela and separate your love team, they could earn more. Like the saying, if you do evil things, at the end, you will pay. Their circus must end and karma finally came for them. Whatever you did, decide, and whichever network you go, ADN are behind you as long as you are together. Ayan. Ito naman po ang isa sa mga payo naman ni Ma'am si Cherry Bright na ano na lang, kumbaga, is dead mahin na lang at wag na talagang sumunod pa dun sa mga decision na pwedeng ibigay sa kanila ng kanilang network. And according also to Miss Gloria Batrina, dapat magpa-advise muna sila sa attorney para kung anong suggest ng attorney, yan ang pag-aaralan nila, Alden at Main. Wag na silang basta-basta pumirma or lumipat na sila para matauhan ng mga management nila sa ibang network. Magsasama pa kayo ni Alden, papatok muli at mabubuhay ang milyon-milyon ninyong mga fans, lalo na ang true-blooded ADN. Tiba-tiba muli ang network na lilipatan nila. Miss Admin, thank you sa update sa mga babies natin. Stay safe, stay healthy, God bless. Ayan. Salamat po Ma'am Gloria Batrina sa inyo pong napakagandang komento para po kay Alden Richards at Main Mendoza. Tama naman po, di ba? Para po at least maging legit talaga, kailangan po nilang mag-advise or mag-seek ng doon po sa mga talagang nakakaalam patungkol sa mga laws. Kasi syempre, kapag po may binali silang law or kontrata na hindi nila sinunod, maaaring sila naman ang balikan. Sabi naman ni Miss Maureen Bondoc, natakil na ni OG sa vlog niya yung contract ni Derek sa GMA. Hindi pa tapos ang contract niya. Ang dahilan, family. Nirelease siya with a condition. Siguro, hindi siya pwedeng pumirma sa ibang network. Yung isa naman, nagkaroon sila ng amicable settlement ng network. Imanalik lang ng Star ang advance payment na ibinigay sa kanya. In case of Alden, kung tapos na ang contract niya, walang problema. Mapipilit ba nila siya na pumirma? Si Alden nga ang dapat magbigay ng kondisyon sa GMA kung pipirma siya ulit sa kondisyon na magsasama sila ni Main sa mga project nila. Ayan. So, tamang-tama, tumpak na tumpak po ang sinabi ni Miss Maureen Bondoc. Kasi, different, different story kasi dun po kay Mr. Sa case po ni Derek Ramsey. Pero according to the laws, or syempre mautak din ng GMA, hindi nila basta-basta pakakawalan niya si Alden dahil alam nila na ano yan, income generated yan na personality. Sabi naman po ni Ms. Shiburhina Punsalan, Miss PCU, good day. Thank you for your comments against the offer of Mr. Tobiera to partner Alden with Jasmine in project. After what she did in their teleserye, I believe Alden won't agree to make this the project with her to happen. She is very unprofessional and vulgar in playing in her role in True Blooded or The World Between Us. I believe Alden would not consider working with her again. She is wild and vulgar in her acts, which show she is one that any actor would abhor to work with. There's a dignity in partnering with her. Ayan. So, medyo mabigat po, no? Mabigat po yung mga sinabi po ni Ma'am Shiburhina Punsalan na vulgar. Itong si Miss Jasmine po, eh, parang sinasabi niya that she doesn't have any dignity about what she shown dun po sa kanilang last teleserye ni Alden Richards. So, salamat po Ma'am Shiburhina. And for the last
Sabi ni Ma'am si Regina Cristilimpo, Ma'am, I heard that Alden's contract is only up to October, so he will be free then. Second, Mr. Revilla, Ms. Offer said no contract, but I would rather Maine and Alden take a sabbatical, 1 year or two, then try can make a comeback. It's the time that they enjoy their family life. We can assure both of them that their AD and family will be waiting for both of you. Thanks and God bless you, Ma'am. Ayan, ito naman po ang payo ni Ma'am Shirihina Cristilimpo patungkol po sa kontrata naman ni Mr. Alden Richards. If she think or if they think na talagang hindi na magiging maganda pa yung muling pagpirma niya sa panibagong kontrata, he said, or she, Miss Regina Cristilimpo said na mas okay na tanggihan na lang niya, 'di ba? At talagang mag-focus na lang siya doon po sa kanyang family and other things that he wanted to do. So salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin dahil sobra pong importante pong inyong mga komento at nais ko rin pong marinig ang inyong mga final say patungkol sa ating mga updates. So ngayon pag-usapan natin ito kasi medyo mainit din pong pinag-uusapan ngayon ito sa mga social medias at isa na rin sa mga nagkomento patungkol nga dito po sa isang proyekto na to ng GMA na pinagbuhusan nila ng oras, panahon, ng pera, 'di ba? Kumbaga nag-invest sila. Eh pero parang tila baga nalulugi ata kasi nga po matapos nga pong mailabas yung premiere nitong si Mr. Alden Richards and Miss Bea Alonzo sa kanila pong K-drama adaptation, eh may sa 1 week pa lang na observation, tila baga may hina po yung kanila pong pagpasok ng mga ads kasi nga medyo dahil po sa paglipat ni Miss Bea Alonzo, parang medyo nabawasan po siya ng mga followers. At sa tinagal-tagal na siya po, ay talaga namang binabash nitong si Miss Lolit Solis sa kanya pong Instagram. Eh hanggang ngayon, wala pa rin pong Team Bea na nagtatanggol sa kanya. Sabi po na Ma'am si Lolit. Lolit Solit said in a recent social media post that it appears Alden Richards got dragged the jinx brought by Team Bea. Tila baga sinasabi ni Miss Lolit Solis na nahahawa ng araw sa kamalasan itong si Mr. Alden Richards na dala ni Miss Bea Alonzo dahil for the first week ng kanila pong pag-ere ng kanyang teleserye, itila bagang hindi ganun katanggap ng publiko. Dahil isa ito sa mga kadahilanan kung bakit nagkaroon nga ng parang closed door meeting. Ano? Kasi parang tila baga sinasabi ng maraming mga management na ang laki po ng in-invest nila dito. Sa pagbili pa lang po ng startup na materials, eh ganun kalaki na po yung. Kasi kumbaga nag-franchise po sila sa Korean teleserye eh. At binili po nila yan dahil hindi nila pwedeng gamitin yan without the permission of the original writers and directors of that. So dahil dyan, nag-franchise pa sila, binayaran pa nila si Miss Bea Alonzo for millions of at kaninyang talent fee. Ganon din si Alden at ibang pang mga crew. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang nakikita ang magandang result para dyan. So kayo po, ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. God bless everyone.